Why do affairs happen even to people who pray? Pag may nagloko na babae o lalaki, people often comment na hindi sila nagpe-pray or wala silang faith. Or just put God in the center of your relationship, okay na. Refresh lang siya, magbigay ng konting examples. Okay. The emotional need of affection. May nagsulat sa amin, may boyfriend, doesn't wanna hug in public, ayaw niya na nakikipag-holding hands. So, nung boyfriend-girlfriend sila, ganun na yung guy. Tiniis na lang nung girl thinking na after marriage, pag official na, he will change. Ang way of expressing love nung guy is, I will work hard, I'll provide for you. Pero pag sa bahay, hindi talaga ako sweet. Pag nakakita siya ng mga tao naka-holding hands, na ano siya, na-hurt siya. So after kinasal, wife na siya, tiis-tiis na lang. And then sa work, merong male workmate si babae. Nakikita niya na depressed yung girl. So, ang ginagawa nung office mate na wala namang kaalam-alam, uy, ano, kumusta ka na? Ano man ang isipin yan? Okay lang yan. Then after a while, nagiging akbay, later hug, nagiging close sila, eventually nagka-affair yung dalawa. So si girl ngayon, nung nagsulat siya sa amin, gusto niyang iwanan yung husband niya, pero nagigilty siya kasi they have kids. Itong babae na to, she fell in love with a man na hindi affectionate. Mataas yung need niya for affection. Hindi binigay ng lalaki, binigay ngayon ng office mate. So dun siya nahulog ngayon. Sure na merong magko-comment, either malandi yung babae, wala siyang faith kay God, we believe that's not true. It's, I'm sure this girl nag-church din. At nagpe-pray din sila, I'm sure. Kasi alam naman nila parang mali ito. Another example lang, early 20s pa lang siya, she said, top need nitong girl na to is intimate conversation. Intimate. Hindi lang siya yung kwentuhan na mababaw. Ito, problema ng buhay ko. Intimate conversation yung need ng babae. Yes. Meron siya talagang paninindigan na I will not fall for a married man kasi mali. Ayoko maging homewrecker. Nag-start na siya mag-work. Wala nang liligaw sa kanya at the time. But this guy, nakasama niya sa work, lagi siyang kinukulit. Una, inaalam lang yung favorite food niya. It started with small talk. Usap-usap sila, ganyan. Di niya namalayan. Nagla-lunch na sila together. She knew that this guy was married. Pero ang sarap lang kasing kausap. Lunch lang naman eh. Over time, nagiging dinner. Magdi-dinner sila bago umuwi. Even though alam niyang mali, nagka-affair sila. And nahulog talaga siya. And it took her 2 years to get out of the relationship. And ngayon, nung nagsulat siya, napansin niya, yung boyfriend niya ngayon has the same qualities as that married man na magaling makipag-usap. Sinasabi lagi, uy, kapag komedyante ka, kahit hindi ka ganun kagwapo, ang ganda ng mga girlfriend mo. Wala naman siyang six-pack abs. Hindi naman siya kasing gwapo ni Piolo. But if a man can talk, can listen, some of the girls, not all, nahuhulog ka kapag magaling makipag-usap yung nasa harap mo. Titingnan niya yung babae eye to eye. How's your day? Third story, yung need na to is for a physically attractive spouse. Si guy, yung girlfriend niya is a marathon runner. Tapos, ang hilig nila mag-food trip after tumakbo yung girl. So, nung kinasal sila, after 3 years na kwento nung guy, the girl stops running. But they still kept eating together. Hindi na nag-workout yung girl. Tumaba yung girl. The guy, hindi niya masyado iniisip, pero he found himself looking at yung Instagram niya, yung mga girls na nag-workout, tapos naka-sports bra, labas yung abs. Tapos nakita nung wife niya, she was bitter towards her husband. Tama ba yun? Tumitingin siya ng ibang babae. Etong guy naman, feeling niya harmless kasi I'm just looking. Naisip niya, itatago ko na lang kasi hindi naman ako nag-cheat. Sometimes your spouse, ang top need niya is a physically attractive partner. Meron nagsulat sa atin, nagkaroon silang heart-to-heart talk with the husband. Is the reason why you don't find me that attractive ngayon for sex is because I gained so much weight. Umamin yung guy, sabi niya, yeah. So ginawa niya, nag-diet, exercise siya, and then nagsulat siya sa atin na nagkakaroon ng feelings ulit yung guy. Nararamdaman niya, lumalakas. May effect pala dun sa husband niya. According to Willard Harley, na counsel ng over 1,000 couples, emotional need pala siya. Hindi siya kababawan. Ang feeling natin, ang babaw mo naman, gusto mo magandang babae lang. Oh, parang unfair. Parang unfair. But there are some people, yun ang top nila. It would be nice if makadeposit ka rin kahit papano. Kaya namin ginawa yung recap na yun. It's just to stress the importance na alamin nyo yung top emotional needs nyo. If you know these things, makakagawa ka na ng plano kung how is it best to love your partner at ma-educate mo din yung partner mo how best to love you. So both ways yan, hindi lang siya para sa'yo, para sa partner mo lang. Bakit yung mga taong nagpe-pray, nagpo-follow? Una, sinasabi ni Willard Harley, it is
Very common people now that fall into affairs. Not really bad or immoral or evil people. These are people that merong silang unmet need sa loob ng relationship. Pag hindi mo na meet yung need and you decide to get your need outside of marriage, doon nagkakaroon ng affair. That's why very important to know your emotional needs na top and then try to deposit as much. Maging expert tayo on how to deposit into those needs. Mali talaga ang affair, but nobody starts out thinking na magkaka-affair sila sa dulo. A lot of people also, I think, although they married in Catholic or Christian vows, marami sa kanila, when we read their comments, parang hindi nila naiintindihan yung forsaking all others. Meaning, mapapansin nyo, affairs will happen if hindi kayo both agreed na when no nag-marry tayo, sinabi natin sa vows na forsaking all others. Walang iba ang mag-meet ng need ko except ikaw. Tayo lang dalawa exclusive. So, pag sinabi ng asawa, oh, ito yung needs ko, touch, sex, intimate conversation, financial support. Tayo dapat ang magkukuha to each other. And a lot of the commenters, yung belief nila is hindi exclusive. Basta mabait akong asawa o yung lalaki, basta I'm a good provider at hindi alam ng asawa ko na may babae ako kasi masasaktan siya, magwawala siya. I want to protect her from the hurt. Itatago ko na lang to. So, wala na siyang honesty and openness. So, wala ka ng honesty and openness. Ang binibigay lang niya is financial support. Eh, what if ang need ng babae is honesty and openness? Hindi, choice mo yan eh. Maling choice mo. Totoo, choice siya. But, at the end of the day, as a spouse, binigay mo ba yung need ng asawa mo na kinuha niya sa iba? It's like saying, LDR tayo, 11 years, tapos yung sexual need mo, eh, dapat may faith ka. Pag bumigay ka sa sexual need mo sa malayong lugar, eh, masama kang tao, choice mo yan. That's a little bit careless and irresponsible to say because as a wife, yun yung marriage vows. Forsaking all others, meaning, I have the responsibility as a wife to fill that need. Pag hindi mo finil yung need, the husband is bound to find it somewhere else. Ito rin pa rin yan na mga psychiatrists and counselors and say, pero how can he find sex when you're 10 years apart? Why are you going to make it harder for your spouse? Mahirap na nga talaga yung relationship. Correct. Pahihirapan mo pa by withholding the needs na kailangan na ikaw naman dapat ang nagbibigay. Sinasabi ni Willard Harlin, I'm gonna read from the book ha. Meron siyang data of 1,000 couples. In my early years as a counselor, sumama daw loob niya when he saw people with strong religious and moral commitments na na-involved sa extramarital affair, nagkaroon ng kabit. I'm a church member myself with strong convictions of faith. How could people who claim to have faith go astray? Paano sila nagkamali? Did their faith lack power? But the more I dealt na unfaithful Christian client, the more I understood the power of the basic emotional needs. I came to see my own weaknesses and the strength of my own needs. When I married Joyce, yung asawa niya, I have remained true to my vows for 48 years. It is not because I am an iron-willed man of virtue. Sinasabi ni Willard Harley, hindi daw siya tumagal na naging faithful siya ng 48 years dahil yung sinasabi ng mga tao na siguro grabe ang faith mo. Dahil nag-pray siya. Hindi daw dahil noon. Although may pananampalataya siya. Ang sinasabi niya, bakit daw sila faithful for 48 years? It is because Joyce and I have been realistic about meeting each other's most important needs. And we never ever let someone outside our marriage meet those needs. Parang siya mismo, sa kakausap niya sa mga maraming broken couples, nakikita rin niya yung mga kahinaan niya. Yes. Tapos, na-realize niya, naniniwala siya kay God and all. Prayer is part of it, but it's not all of it. Kailangan din pala niya alamin yung emotional needs niya and emotional needs ng wife niya. Kasi kung hindi, magiging katulad siya dun sa mga couples na kinakounsel niya. Correct. That is why people of faith, you and I, pwede mangyari sa amin, pwede mangyari sa inyo. It's not about yung laging kinokomment na, eh, mahina kasi faith nyo eh, wala kasi si God sa center. That's not true. The truth of the matter, marami nang nahulog na pastor sa pulpit. Maraming priest ang nang rape ng batang lalaki. Maraming nagmamahal sa asawa nila na nagkaroon ng affair.
dahil daw wala silang faith, hindi daw nila mahal isa't isa. No, they have faith and they still love each other. Pero sabi nga ni Willard Harley, dahil hindi na meet yung needs, nag-decide sila to get it outside the marriage. Sa labas nila kinuha. Kahit kami, battle din namin every day to meet each other's needs. Kasi don't think na sobrang gets na namin to and perfect kami, hindi kami nag-aaway. At ako, madali sa akin ang magbigay ng affection kasi yun yung need ko. So madali lang sa akin yun. Ang mas challenge sa akin is words na magsulat ng note para sa kanya, to share about my day na malalim. Kasi minsan gusto ko kababawan lang yung usapan, pero siya, yun yung need niya. Sabi nga ni Willard Harley, if you keep studying the emotional needs, you, kahit okay na kayo ngayon, you'll have an even better relationship. Hindi lang siya pang may problema lang. A lot of couples are already messaging us that they're learning. Nakikita nila yung reaction ng mga asawa nila sa kanila. So, keep continue learning and... See you next week, Wednesday, 9 p.m. Bye!